Division of Multipataman, ay gusto nilang gumawa ng resolution o batas affirming the approval of RH Bill. Tapos yun naman ang kanilang gagawin dito sa Congress na sasabihin, tingnan nyo mismo yung mga Muslim, sila ang nag-approve unang-una sa RH Bill na ito. Yan ang pangalawang topic natin na kailangan gumawa dito ng resolution, pati po sa ARM, Regional Legislative Assembly. Okay, kasalukuyan ngayon, nandito tayo sa Muslims of the Muslims. Pakinggan natin kung ano ang masasabi, message o reaction sa ating chairman natin sa Imam Conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noong nangyari yung ano na yun sa Libya na napatay nila yung ambassador sa gabi na yun, kinabukasan sa Bigasi, kinabukasan lang dumating sa amin yung mga media. Bukod doon sa media, sa television, may radio pa tumatawag. Nagkakalita ko sa radio in front na, diri-diricho. Kalimitan, tumatawag sa akin yung Radio Veritas. Radio ng mga pari yung Radio Veritas. At sinasabi ko sa kanila, ang what I express sa publiko at saka sa kanila rin, na una-una, inukundin ko taong gumawa ng pen. Pawa na, dito naman kayo sa utap, may buli ng pen. At saka inukundin ko rin yung kumatay ni Ambassador Steven. Si Ambassador Steven, hindi naman niya inukusan yung pen. Gawain mo ito para masirang slab. Kaya inukundin ko rin yung tumatay. Yun ang tapos, ano ang reaction natin, Imam? Sabi ko, ang reaction natin ng mga Imam, ayoko ano na sa Islam. Tapos, kinukwento ko yung life ni Prophet Muhammad. Yung totoo life ni Prophet Muhammad. Kaya, medyo mahaba yung interview sa sabi. I-discuss mo yun. Sabi ko, tama yung kasabihan na little knowledge than heroes. Yung maliit na kalaman, ay talagang very dangerous. I prove it now, kasi yung hindi gumawa ng term, maliit ang kalaman niya sa Islam eh. Kaya pinalabas niya sa Islam na ganito ang Islam, ganito ang propeta nila, na maliit dahil kurang ang kaalaman niya sa Islam. So ano nangyari? Dangerous yung knowledge niya. So ang resulta, nag-react ng buong mundo. Dahil doon siya, maliit ang kalaman. So, tama pala yung sinabi niyo. The letter na kanabi niyo is that. Kung gano'n ang inyong nasaisip niyo, di... So, kung gusto ko yung sa kanya ang tunay na life ni Propita Muhammad. Sa hapon ko yung una, yung pamilya ni Propita Muhammad pataas mula sa tatay niya, ang grandson sa grandfather, yung grandfather o grandfather. Ay, mga Kristi po na yan. Basahin man ang ito ng Propeta Muhammad, yung mga lulo niya, walang karahasan na kumapatid sila sa sahod. Yung nga, pinuto ko sa kanila na yung grandfather niya, na tatay ni Abdullah, na si Abdul Muttalib, ay dumating si Abraham o Piyaman na utusan ni Kesra ng Kinong Persia na sinain ang Kaaba. So, inila ni Abraham yung mga ilipati para talian ng Kaaba yung sa Saudi Arabia para sirain. Ilain para masira ang Kaaba para wala ng magkatawag ko pa ng Kaaba. Dumating siya ang Makka. Tapos, pagdating niya doon, lahat ng mga kayamanan ng mga taga-Makka, kinuha niya yung mga anima, mga ayama. So, hindi natin kami ang grandfather ni Propeta Muhammad. Hindi pa pinanganap yun. Sabi niya, I will be fed up, sabi ko. Anong pa kayo? Sabi niya, kukuli ko yung sate. Yung kinuha mo, yung sinagobo. Sabi niya, akala ko matalino ka. Dahil akala ko ang dating mo, hinihigusit mo na huwag mong sirain ng Kaaba. Alam mo, anong gano'n ko rito? Sisirain sa Kaaba. Sabi niya, oo. Alam ko, yun ang gano'n ko. Lutusan ka ng buhok mong Kaaba. Pero, yung Kaaba na yan, ang mayara si Allah. So, ano ang dipin? Si
chef no ano pa makabang ay direksyon na gila small lang. Pero yung mga yung my rights yung mga magkukunin ko talaga ibig sabihin yun na siya ni Abra ay si